Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga kapatiran sa Facebook Live. 28 viewers hanggang 32 viewers. Welcome po sa mga nasa simbahan at welcome po sa naghanda ng mensahe ng ating Reverend Sharon. At welcome po sa mga makakapanood dito sa YouTube. Magandang araw po ng Panginoon sa inyong lahat. Muna po sa lahat, ibalik natin ang pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon ang bibigyan ng pagkakataon sa atin para makapakinig ng mga salita niya. Sa araw po nito, ang mensahe na naisipabot sa atin ng ating Reverend Sharon, ako po ay magsasani ng sawikang Tagalog, pero ang inudyo kanya muli po tayo, maikli lang yung mensahe ngayon, pero inudyo kanya tayo na magbalik tanaw tayo tungkol sa ating buhay panalangin. Ang titulo po ng mensahe natin ngayong araw na ito ay Seven Steps of Prayer Getting Closer to God. O sa ibang title niya po kahapon, Seven Steps of Getting Closer to God. So may pitong hakbang tayong pag-uusapan na ang panalangin ay naglalapit sa atin sa Diyos. Itong pito na to, kapag kayo naniwala at inyong ginawa, makakatulong po ito sa inyo. Ano po? Dahil talagang gusto nating mapalapit sa Diyos. Kaya nga sinabi niya sa Santiago, lumapit kayo sa Diyos at lumapit tayo sa Diyos at lalapit sa atin ang Diyos. Kung lalapit natin ating sarili, talagang lalapit siya sa atin. So, what are the seven steps of prayer getting closer to God? Handa na po tayong makinig ng salita ng Panginoon? Nagkapi na po ba kayo? Handa na po tayo sa mga nasa Facebook Live makinig ng salita ng Diyos? Ayon. Seven steps. Today we are talking about the stages of prayer. I would like to talk about the seventh step of getting closer. So pito lang ito, no? Hindi natin makakalimutan. Yung pito, madali natin masasaulo. So what, ngayong araw na ito, gusto niyang sabihin sa inyo ang pitong baitang ng panalangin. Gusto niyang pag-usapan natin ang pitong ito na makapaglalapit sa atin sa Diyos. To God by communicating with the Holy Spirit through prayer. Ang komunikasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tinatawag nating panalangin. This stage of prayer is based on Pastor Benny Hinn's experience. Ang baitang ng panalangin nito ay base sa karanasan ng pastor na si Benny Hinn. Okay po. This is not mentioned in the Bible to pray in several steps. Wala namang binigay ang Biblia na pagkakasunod-sunod na pag nananalangin ka, ito yung sundin mo, una ito, ganito, wala. Ano po? Pero sinabi ng ating Rev, but when you pray like this, you can draw closer to God. Kapag nananalangin ka ng ganito, mailalapit mo ang iyong sarili sa Diyos. Ano po? O masusukat mo, gano'n na ba ako kalapit sa Diyos? Sa karanasan ng pastor na to, ano po, pero sa karanasan din ng ating Rev, aminado naman tayo, kung hindi natin nakilala ang siya na nag-impact sa atin na mahalaga pala mag-pray, hindi na tayo mag-pray. Ano po, kaya lagi tayong tinatanong, attendance ng prayer meeting, ang purpose talaga noon, hindi para malaman ko sino yung pray, para malaman niya yung spiritual estado ng pananampalataya natin. Ano po, hindi pa galingan yung kami nag-pray, kayo hindi. Ang gusto niya malaman talaga, sino yung bold na nagsasabi, nag-pray po ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. So gusto niya malaman, kasi ranas ng ating Rev sa loob ng buong buhay niya, naging Christian siya, na ang prayer talaga ay napaka-essential. Napaka-importante sa anak ng Diyos. So, claim natin ang mensahe na ito. Ayan. And you can receive answers and receive blessings both spiritually and physically. Sa pamamagitan po ng panalangin, kayo ay makakatanggap ng kasagutan at pagpapala sa spiritual at physical. So, what are the seven steps? First, the first step is confession of faith. Ang unang hakbang, pag tayo mananalangin, unang dapat nating isagawa o sabihin ay ang paghahayag ng inyong pinaniniwalaan. What is the confession of faith? What is the first step confessing your faith? Through prayer. Okay, let's read. It starts by thinking about who God is. Ang una, isasabihin mo, ipapanalangin mo kung ano yung pagkilala mo sa Diyos, kung sino yung Diyos na kinikilala mo.
Likewise, Abraham began his prayer by proclaiming the almighty power of God, the Most High, in Genesis 14:22, the Lord of heaven and earth. Kagaya ni Abraham, nung siya ay nanalangin, ang sinabi niya sa pagbukas ng kanyang panalangin, sa pagsimula, ang makapangyarihan Diyos ng langit at lupa. Kagaya ng Lord's Prayer po, di ba, pag tayo mananalangin na Our Father which art in heaven, inuna mo natin yung makapangyaring Ama na nasa langit, yung pinaniniwala natin na siya ay nasa langit, which art in heaven, hallowed be thy name. So yun muna yung una, kinikilala mo yung Ama, yung kanyang magagawa at yung kanyang kadakilaan. So that is the first step. The first step is confession of faith. Elijah began on Mount, just like Elijah, when he prayed on Mount Carmel, saying, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel. 1 Kings 18:36. Makapangyarihang Panginoon ng Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Israel. Bakit niya binanggit yung tatlong pangalan na to? Kasi itong tatlong pangalan na to, ranas nila na buhay ang Diyos at talagang sumasagot ang Diyos. At yung buhay ng mga tao na to, sinamahan ng Diyos. If we expect fire to come down from heaven, we must begin by confessing who God is. Kaya kung tayo ay umaasa na magpapababa siya ng apoy mula sa langit, kailangan nating simulan ang pagkilala sa Kanya, ipahayag natin kung sino siya. Ikalawang paitang, the second step is simple petition or supplication. The second steps are the simple petition or supplication. Ang pagre-request mo sa Kanya, o yung pagsasabi mo ng iyong mga hinaing sa Panginoon, pangalawa, pwede mo siyang ipanalangin at sabihin. Let the Lord know your petitions. Ipala mo sa Panginoon ang iyong mga requests, ang iyong mga inaasam. Unfortunately, it is also a stage where so many people are spending too much time. Gayon nga lang, maraming mga tao sa ikalawang stage na to ay nagbibigay ng maraming oras sa pananalangin. Most of the people who pray at this stage pray for their own needs, resentment, and longing. Nakakasabay po tayo? Pangalawa na po tayo, no? Petition. Marami daw po mga tao na nananalangin para sa kanilang pangangailangan, mga kanilang mga resentment, mga laman ng kanilang puso, mga longing, mga inaasam nila o mga gusto nila makuha. Of course, your personal problems need to be made known to God. Siyempre, kailangan natin ipaalam sa Diyos ang ating mga personal na problema. But just because we all confess it, we should not end our prayer there and say amen. Pero paalala po ng ating Rev, na pag tayo daw po ay nanalangin na ng mga petition natin, mga gusto natin, mga hinaing natin o sumbong natin sa Panginoon, ay huwag natin tapusin yung panalangin natin sa ganoong pananalangin. More important remains at the third step. May sunod pa dapat tayong ipapanalangin pagkatapos noon. That is thirdly, it's very important the stage of praise. Pagkatapos mag-petition, magsagawa ka naman ng tinatawag na hakbang ng pag-awit ng papuri o purihin mo ang Panginoon. In other words, adoration. Ibig sabihin ng adoration, itaas mo siya, parangalan mo siya, pasalamatan mo siya, sambahin mo siya. That is the adoration. This is singing is a time of absolute beauty and worship. It is a time to praise, love, and worship God. Pinapahalaga ng Diyos ang ating mga pag-awit. Kaya tignan nyo, pinakamalaking chapter ng Bible, aklat ng awit. Diba? 150 chapters. Kaya siguro umawit ulit tayo. Pero ang inahanap ng Panginoon sa pag-awit ay yung ating puso. Ano po? Pag umawit tayo ng may puso, talagang may impact siya. May pagbabago sa nakikinig, may pagbabago din mangyayari sa umaawit. So, this singing is a time of absolute beauty. Dapat yung kagandahan ng Panginoon ay nahayag sa awitan at pagsamba. Oras yan para awitan siya, mahalin siya, at sambahin siya sa pamamagitan ng pag-awit. For example, when you praise the Lord by confessing, I love Jesus, then you will feel the presence of the Holy Spirit.
Pag binabanggit mong mahal ko kita, Panginoong Jesus, nadadama ninyo ang presensya ng Banal Espiritu. Agree po? Nararanasan po natin ito pag sinabi mong mahal kita, Panginoong Jesus, bumababa sa inyo ang presensya ng Banal Espiritu. And if you look at the clock, you will know that 2 hours have already passed. Let's praise Him with all our body, mind, and spirit. Kapag tayo po ay tumingin sa orasan, kung talagang napuno ka ng Banal Espiritu habang nag-aawitan, ay napansin mo mabilis. At umaawit ka kasi ng iyong buong katawan, buong isip, at buong puso. So exclusive talaga ang araw ng Linggo sa Panginoon. So huwag tayong manghinayang nagagawin natin ang mga bagay nito. Lahat yan ay pagbabayaran ng Panginoon. Walang lugi sa Diyos. Ano po? Ika-apat na baitang. It's a time of intimacy. So what is number one? First step, confession of your faith. Number two, petition. Number three, praise. Ayun. Number four, intimacy. Pang-apat, habang nanalangin ka, yan din ang oras na ikaw ay magkaroon ng intimacy or intimate. Ibig sabihin, malapit na relasyon sa Diyos. Malapit na ugnayan sa Panginoon. Kaya mo nagagawa yon kasi malapit na kayo ng Panginoon. Yung mga taong hindi nakakapag-pray, maaaring malayo sila sa Panginoon. Ano po? Tingnan nyo yung lagi mga kasama ninyo. Sino yung may intimate relationship sa inyo? Yung mga lagi nyo kausap. Ano po? Yung mga lagi nyo gustong puntahan, na paglalabasan nyo ng sama ng loob o bigat ng loob, may intimate relationship kayo sa kanila kasi alam nyo makikinig sila sa inyo. Dahil doon, dahil meron kayong intimate relationship sa isa't isa, humahaba yung oras sa inyong usapan. Ano po, kahit lakarin nyo hanggang Das Marinas Bayan, hanggang Park Lane, okay lang. Ay, nandito na tayo sa Park Lane dahil nag-uusap kayo. So sa prayer din po, hanapin natin yung bagay na yon. I-develop nyo yung intimate relationship sa Panginoon para hindi kayo maging burden sa prayer life nyo. Ano po, ang prayer life ay hindi pabigat. So what is the intimate relationship? Number four, time of intimacy is so lovely. It is so fresh. It's so beautiful. Remember that the Holy Spirit never forces us. Ang oras ng intimacy o pagiging malapit mo sa Panginoon, talaga nakakaibig, napakaganda. At maalala mo muli ang Banal Espiritu, hindi ka pipilitin na gawin ito. He does not force us to pray if we say, "Help our prayer, Holy Spirit." The Holy Spirit will help us immediately, but remember, the Holy Spirit don't force it. Hindi tayo pipilitin ng Banal Espiritu. Ano po? Kaya pag humingi ka ng tulong sa Kanya, tutulungan Kanya. This stage of intimacy does not mean that the previous stage, the third, has been completed. So yung pangatlo na kumanta ka ng kumanta, may mga kumakanta kasi na talagang kailangan nila mapalapit sa Panginoon. Hindi dapat matapos lang sa kanta ng kantahan. Kinakailangan samahan nyo ng intimate relationship sa Panginoon. Yung malapit na relasyon mo sa Kanya. This is possible. So how to have an intimate relationship with the Lord, with God the Father, and with the Holy Spirit? Ito yung basahin po natin. This is possible. Yung kulay pula. When you really love the Holy Spirit in your heart and want to have a close relationship like a friend. Pag mahal mo yung ginagawa mo, nag-i-enjoy ka. Ano po? Pag mahal mo yung kausap mo, tumatagal ang usapan ninyo. Tawanan kayo ng tawanan, kung saan na napunta yung usapan ninyo. So sa prayer life din po natin, stage 4, baitang na number 4, when you really love the Holy Spirit. So tanongin mo yung sarili mo, mahal ko ba ang Banal Espiritu? Wala sa puso ko? O mahal ko lang siya sa isipan ko? Magkaiba kasi yon. And want to have a close relationship like a friend. Parang kaibigan. Because the Holy Spirit has the character like a person. So palapang po natin ang Banal Espiritu. Amen. Napag-aralan natin na makaraang mga pagsamba, ang Banal Espiritu ay kagaya rin ng tao. Meron siyang ugali din ng tao. Fifth intercession o ang pamamagitan.
Ikalimang baitang mula sa seven steps, dalawa na lang ang sunod, ay pamamagitan o namamagitan ka habang nananalangin. So what is intercession? When we pray for the Holy Spirit for help, the Holy Spirit remind us of the names and faces. Amin po sa mga nakakaranas nito? Pag nananalangin kayo, na humingi ka ng tulong sa Banal Espiritu, bigla na lang may maalala kang pangalan ng tao, mukha ng tao, makakilala mo, of people we haven't thought of for years. Kahit matagal mo na silang di nakikita o naisip, bigla na lang pumasok sa'yo habang oras ng panalangin. So, nangangahulugan nito, it means pray for them. Panalangin mo sila. In behalf of them, kung di sila makapag-pray, ikaw ang mamagitan sa kanila. That is interceding. Kung meron kang kilalang tao na alam mong hirap na manalangin, ikaw yung manalangin para sa kanya. Ano po? Romans 8:26, sinabi doon na pag tayo di makapanalangin, humingi ka ng tulong at ang Banal Espiritu ang mag-intercede para sa'yo. Tutulungan ka ng Banal Espiritu ang manalangin dahil mahina ka manalangin. Pray for your family or intercede for your family. Pray for your friends and ministers. Also, intercessory prayer is a prayer to pray with all your strength for your country and people. Ang pananalangin ding pamamagitan o namamagitan ka sa pamamagitan ng panalangin ay buong lakas mo itong gagawin para sa bansa at para sa mga tao. This can be done not with our will, but with the help of the Holy Spirit. Tandaan, hindi mo ito magagawa base sa iyong sariling kalooban. Ano po? Ito yung mangyayari lamang sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ika-anim, prayer of thanksgiving. Ika-anim, panalangin ng pasasalamat. The Apostle Paul says, thank God for giving us victory through Christ our Lord. Sabi ni Apostle Pablo na pasalamatan natin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Tagumpay sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. 1 Corinthians 15:57. Let's read. But thanks be to God. He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Tayo'y nagtagumpay na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. He said that those who make thanksgiving as a sacrifice glorify God. At ang pagbibigay din ng pasasalamat sa Diyos ay para ding paghahandog na nagluluwalhati sa Kanya. So hindi lang din bukang bibigay pasasalamat, kailangan makita rin sa aksyon. Yun yung sinasabing thanksgiving na handog. Ano po? Pag nagpapasalamat ka sa isang tao dahil tinulungan ka niya, ano, tiway na lang. Tiway, hindi diba pamimeriendahin mo, bibigyan mo ng ganito. Ganon din po sa Panginoon. Kung talaga nagpapasalamat ka sa Kanya, may papakita kang gawa na bunga ng pasalamat mo sa Kanya. Kasi nakakaya, diba, tinulungan ka ng tao na yun, tapos tiway na lang, hindi mo na pinainom ng tubig. So, ganon din po sa Panginoon. Talaga nagpapasalamat ka, luluwalhatiin mo siya. Gagawa ka ng mga bagay na nakakaluwalhati. So, therefore, let's read. When you find the condition of gratitude for everything and give thanks. Kaya naman, kapag nakita mo o nakakita ka ng kondisyon na mga dapat mong ipagpasalamat sa mga bagay-bagay, you can be happy with God and love Him. So, sinasabi na mensahe ngayon ng ating Rev, hanapin mo yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Huwag mong hanapin yung wala. Hanapin mo yung kung anong meron ka na dapat mong ipagpasalamat. Then, you can be happy with God and love Him. It can be a prayer that pleases God. Yan ay nakalulugod na panalangin sa Diyos, lalo na pag sinamahan mo ng pasasalamat. Ayan, pangpito, sing in tongues or praise. Yung pangatlo kanina, praise din na po ng iyong buong puso, buong lakas, buong espiritu. Ito naman pangpito, parang kagaya niya pero may kaibahan lang. What is that? Seventh is praise or sing in tongues. This hymn is the praise of the Spirit. Ang tinutukoy niya dito naman ngayon, yung awitin na mula sa iyong Espiritu that comes out of our hearts. Bunga ng kagalakan mo, bunga ng
pasasalamat na nakita mo yung gawain ng Panginoon, mapapaawit ka. Tingnan niyo po yung nangyari kay na Moises. Paglampas nila dun sa Red Sea, ano nangyari? Meron dong part na kumanta si Miriam, kumanta yung mga tao, bunga ng pasasalamat nila sa Panginoon. So, hindi yung mapigil ang hindi umawit. So, sana yung nagmamotivate sa atin kaya tayo maawit dahil bunga ng pasasalamat. Hindi ako sinukuan ng Panginoon kahit na ganito kami ngayon, kahit nagkakamali ako, di niya ako sinukuan. Kaya aawitan ko siya. Aawitan kita. Bunga ng pasasalamat. Ang nagmamotivate sa'yo, yung pasasalamat mo sa Diyos. Ano po? Okay, sometimes it is also possible to sing in tongues. Minsan, posible din na mangyari na ikaw ay umaawit na sa iyong tongues. O yung tinatawag na sing in tongues. Kung may speaking tongues, merong sing in tongues. We recognize the 7 steps of prayer. Pito po ang ating pinag-usapan na baitang ng panalangin. However, it does not have to go through 7 steps. Gayunpaman, hindi niya sinasabi sa inyo na kailangan magkakasunod dapat yon o dapat mo laging gagawin yung 7 na yon. When you pray with the inspiration of the Holy Spirit, thanks and praise will naturally come out. Ayun. Kapag daw po tayo nanalangin na may kasamang inspirasyon ng Banal Espiritu, magiging natural na lang sa iyong magpasalamat, umawit, lalabas sa iyo ang mga bagay na ito with the inspiration of the Holy Spirit. So therefore, if you pray for 20 minutes and 30 minutes, you cannot walk with the Holy Spirit. Tignan po ninyo, kapag daw po tayo nanalangin lang ng 20 minutos, 30 minuto, you cannot walk with the Holy Spirit. Although prayer din matatawag yung 20 minutes, 30 minutes, pero ang gusto mo magkaroon ng buhay na lagi lumalakad kasama ang Banal na Espiritu, 20 minutes, 30 minutes lang? Ikumpara nyo yung pagbababad nyo sa TV, pagbababad mo sa cellphone, ano po? Walang oras-oras. Pero pag kay Lord na, ganitong oras lang kami dapat, may curfew ngayon. Pag may pray kay Lord, parang inip-inip ka, ano, tayong-tayo ka, ingihi ka. Pero pag ikaw lang mag-isa sa bahay nyo, inaabot ka ng 12 a.m., 1 a.m., no, walang bawal-bawal. Tingnan nyo po yung pagitan. Kung gusto mong magkaroon ng walking with the Holy Spirit, 20 minutes, 30 minutes is not enough. Parang ganun po yung pinapasabi nating Rev. Ano po? The Holy Spirit is one with God. Agree po tayo? Ang Banal na Espiritu ay kaisa ng Diyos at Espiritu ng Diyos and the Spirit of the Lord. Ang Banal na Espiritu ay kaisa ng Diyos, siya ay Espiritu ng Diyos at Espiritu din ng Panginoon. Therefore, to be close to the Holy Spirit is to be close to the Lord. Kaya ang mapalapit sa Banal na Espiritu ay mapalapit sa Panginoon. Since the Lord is God, dahil sa ang Panginoon ay Diyos, all our problems will be solved when we are close to Him. Lahat ng ating problema, masusolusyonan pag malapit tayo sa Kanya. So, isa experience po namin, dahil ngayon may pandemic, na lagi lang kami nasa church, pinagpipray kami ng ating Rev, mararanasan mo talaga ang kailangan mo ng disiplina. Kasi marami diyang atake ng kaaway na aabalahin ka hanggat di ka na makapray. Kailangan mo talagang kontrolin yung sarili mo, didisiplinahin mo sarili mo, pipigilan mo yung gusto ng katawan mo para makapag-pray ka. So, pag-aralan niyo po yun yung sarili, bakit hindi ako nakaka-pray, ano yung mga plan ko, plan A, plan B, plan C, huwag kayong malulugmok na hindi ka na nagpipray. Ano po? Kasi matagal na tayong naturuan ng Rev na kailangan ang Kristiyano ay nananalangin, paghingayan ng Espiritu mo, hindi yan pwede magkahiwalay. Tandaan nyo rin, hindi takot ang kaaway sa awitan natin, mas takot siya sa nananalangin. Kasi humihingi ka ng tulong sa Diyos. Pinapaalala din ating Rev, pag nanalangin ka, ibig sabihin nun, na pagtanto mo na yung mga ginagawa mo ay may limitasyon, nagkakamali ka, ikaw ay tao, ikaw ay alabok, nahulog ka sa kasalanan. Kaya pag nanalangin ka, kinikilala mo na may limitasyon ka at kailangan mo ng Diyos. Humihingi ka ng tulong sa Kanya. So prayer is very important. Ano po? Palapakan natin ng Diyos. Prayer, the 7 steps of prayer is very important. Therefore, not praying has nothing to do with God. Kaya kung hindi ka mananalangin, wala kang kaugnayan sa Diyos. If you don't have anything to do with God, you have to think about whether you can be saved or not.
Kung ikaw ay walang kaugnayan sa Diyos, kailangan mong pag-isipan muli kung ikaw ba ay maliligtas o hindi. Kailangan mong papagtanto kung ako ba ay may kaugnayan o wala. Kung wala akong kaugnayan, kailangan maisip ko kung ako ba ay maliligtas kung ganito ang aking pamumuhay. It is very important that we work for a living. Importante po na magtrabaho para sa inyong kabuhayan. However, losing eternal heaven means losing eternal life. Gayunpaman, ang maiwala mo ang makalangit na kaharian, ang eternal heaven, nangangahulugang maiwawala mo ang buhay na walang hanggan. O mamimiss mo yung binigay ng Diyos na dapat ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. When the coronavirus began, people prayed and attended worship services. Noong nagsimula ang coronavirus, itong virus na ito, ang mga tao, ang mga kapatirang tinutukoy niya ay sumamba, nagkaroon ng mga pagsamba at nanalangin. However, pero napansin ng ating Rev, as the coronavirus enters the long term, many people's faith has cooled down. Marami ng mga pananampalataya natin ay nanlamig. So we can see that they do not pray or worship. Kaya makikita natin na hindi na sila nanalangin, hindi na rin sumasamba. If you just formally attended on YouTube or Facebook, maraming salamat po. Kung atin kayo sa YouTube or Facebook, thank you po sa inyo. But you think that you are doing a good faith in life, it is too much wrong. Ano po? Pero kung iniisip mo na maganda na siguro to na umaattend na lang kami ng Facebook, may possibility ka naman pumunta ng church para mag-extra prayer pero di mo ginagawa, tignan nyo lang yung mga Kristiyano noon. Yung persecution ng church age, yung simula ng mga church, first church. Yeah, sila din ipinagbabawal ang mag-pray, pero nagpipray sila. Ano po? Tayo rin, pinagbabawal ang ba tayo mag-pray? Hindi naman. Hindi naman sinabi na isa-isang tao bawal pumunta ng church para mag-pray. Pwede naman pumunta. Magkaroon ka ng personal na pagpunta, mananalangin kasi ako. Bakit hindi natin nagagawa? So don't think that you are living a good life of faith just by attending by in YouTube or Facebook. It is too much wrong. Remember this. Ito po yung pinupunto nating Rev. Let's read. If you don't have personal relationship with God, it can be only said as a religious life. So pinasabi po ng ating Rev, kung wala ka daw personal na relasyon kay Jesus o sa Diyos, yan ay matatawag lang na reliyosong pamumuhay. Kahit nagpipray ka, pag yan ay nabagsak din sa pagiging reliyon, wala kang kaibahan sa ibang reliyon. Tignan mo yung ibang reliyon, 5 times a day nagpipray. Ano po? Yung iba, mahaba talaga magpray. Pero reliyon lang iyon. Pero sinasabi ng ating Rev, personal mong relasyon kay Jesus yan, kaya mo ginagawa. Kaya ako nagpipray kasi naranasan ko ang personal na buhay na Diyos sa buhay ko. Ang prayer ko ay testimony ko, kaya ako to ginagawa. Ramdam ko pag di ako nagpipray, may kulang sa akin. Meron kang personal relationship sa prayer. Kaya hindi na yung mawawala sa iyo. Nawawala yan sa iyo kasi baka hindi mo pa talaga natatagpuan ang Diyos sa pananalangin. Ano po? Ranas kasi yan ng ating Rev na itong simbahan na to, binuhay niya sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga simbahang nagsasara, simbahang hindi na nananalangin. Kung gusto nyo ang simbahang ito magpatuloy sa gawain ng Panginoon, kailangan natin ng panalangin. Hindi natin magagawa to kung walang pagkilos ng Banal Espiritu. Kikilos lang ang Banal Espiritu kung may mananalangin. Kaya kung mahal nyo ang simbahang ito, punuin natin ang panalangin ng simbahan na to. Ano po, palapakan natin ang Panginoon sa mensahe natin. We must not extinguish. Don't extinguish the Holy Spirit. In Tagalog, huwag mong pawiin, huwag mong uhawin ang Banal na Espiritu. But endure for our spirit to the end. Sinasabi ng ating Rev dito kagabi, kailangan mong magtiis, magtiyaga. Kung wala kang katiyagaan, humingi ka sa Banal na Espiritu. Panginoon, bigyan mo ako ng Espiritu ng katiyagaan sa pananalangin. Pag nananalangin ako kung ano-ano ng imagination pumapasok, ang in short, nadadaig ako ng kaaway, lumalayas na lang ako tinang nagpipray. Lumipas na yung oras, pag prayer meeting, antok na antok, pagkatapos ng prayer meeting, gising na gising. May ganun eh, no? Parang bigat na bigat kapag, Lord, Lord, pero pagkatapos ng prayer meeting, buhay ka na naman. Hanggang alauna na madaling araw, alas dos, alas tres, oh my. Pero pag prayer meeting, parang
bilang na bilang mo bawat minuto. Pangarang minuto, isang oras. May kalaban po talaga. So, solusyon na natin. Ano po? Hindi to masayang balita, kundi malungkot na balita. Sabi ng ating Rev, huwag mong uhawi ng banal na spirito. Endure your spirit to the end. Bantayan mo ang iyong spirito hanggang huli. Importante mga nagawa mo noon, pero importante ngayon at darating na panahon. We must take care of our spirit. How to take care of your spirit? Let's read. Reading, listening, praying diligently. Take care of your spirit sa pagbabasa, pakikinig, pananalangin ng matyaga. Kailangan talaga ng katyagaan. Walang nakakuha ng walang pinaghirapan. Katyagaan. Sa prayer din po, tsaga lang. Yung mga naglilid ng prayer, matyaga arang po kasi sila. Hindi ako naglilid ng prayer kasi magaling ako mag-pray. Nagtsatsaga din po ako. Dumadating sa punto minsan na nakakatulog na ako habang nag-pray. Gigisingin na lang katabi mo, nakakatulog ka na. Kailangan po ng tsaga. Hindi po namin nagagawa ito dahil worker kami, kaya kami nakapag-pray, o kaya takot kami kay Rev. Hindi. Ranas po namin pag di kami nag-pray, parang kulang. Mas parang di ka Christian pag di ka nag-pray. Ano po? So pray po tayo. Amen? Tanong niyo po sa Panginoon, Lord, paano ba ito masasolusyonan? Tulungan mo naman ako mag-pray. Gusto kong bumalik sa buhay panalangin. Ayaw kong ipamana sa mga susunod na salinlahi ko na hindi mag-pray. Prayer is very important. In doing so, God protects. God supplies in the midst of this difficult corona. Kung kayo po ay na-bless at agree kayo sa mensahe, sumagot po tayo ng Amen! 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 So, make plans po tayo. Simula ngayon, paano ako magkakaroon ng prayer life na maayos? Kung, sabi po ng ating Rev, kahit hindi naman saktong 7 p.m., kunyari hindi kayo available ng ganong oras, iagahan mo 4 p.m. 4 p.m. to 5. Gusto niyo lang malaman na talagang nagagawa mo na nagpipray ka. Hindi mo po batas yun pag di 7 p.m. di ka nagpray, wala ka na. Kulelat ka. Hindi po ganun. Kunyari, 1 p.m. ka nagpipray, pwede naman. Ang sinasabi ng ating Rev, don't skip praying. Don't skip. Kung tingin mo, buhay na buhay ka ng alas 12 hanggang aluna na madaling araw, o di yun ang prayer life mo, magpray ka ng ganang oras. Pag 7 p.m., antok na antok ka, matulog ka. Basta 12 hanggang 1 a.m., magpray ka. Ano po? Solve nyo na lang. Kung meron kayong kaanak sa pamilya nyo, di nakapag-pray na, diskartehan na lang natin na makapag-pray po sila. Ganun naman po talagang dapat gawin, didiskarte ka na lang, lalo na sa panahon ngayon. So, kailangan po natin mag-pray. The 7 steps of praying. Number 1, what is the first step? Confession of your faith. Number 2, petitions, mga hinai, mga sumbong, request. Number 3, praise. Number 4, intercessor or intercede. Mga naalala mong tao, kailangan mo sinayang panalangin. Number 5, intimate relationship or intimate in praying. Malapit ka kasi kaya mo siya nagagawa. Ano po? Malapit ka sa Panginoon kaya mo siya nagagawa. Number 6, thanksgiving. Thanksgiving. O, panalangin may kasamang pasasalamat. Mahanapin mo yung condition ng thanksgiving. Bakit ako magpapasalamat? Kasi Panginoon, ito. Hahanapin mo yun habang nagpipray ka. And lastly, panghuli, 7, speaking, singing in tongues. O habang umawit ka, nag-pray ka, kumakanta ka na sa singing in tongues. May experience niyo po yan. At yun lamang po, manalangin po tayo sa mensahe na ating narinig. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na inihanda ng aming Reverend Sharon. Maraming salamat, Panginoon, sa effort, Panginoon, at sa grace, Panginoon, na receive namin, Panginoon, sa araw na ito. Lord, alam namin, Panginoon, dumarating sa punto at season namin buhay. Nagiging dry kami, Panginoon, sa pananampalataya. Nagiging dal kami sa pananampalataya, Panginoon. Nababablangko kami, Panginoon, sa oras ng panalangin. Ito ang aming pagiging tao, Panginoon. Kinikilala namin namin pagkakamali, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng love sa praying. Tulungan mo rin makatagpo kami ng power in praying. Tulungan mo pa kami, banal na spirito. Paalala mo sa amin ang mensahe na to at maging epektibo ang aming panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo na dumalo sa pagsamba sa araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, dinadalangin po namin ito. Amen.